pababa lang namin ng Nezu Station. Naglalakad na kami ngayon papuntang University of Tokyo. Ay, grabe. Naramdaman ko na yung pagod ko. Grabe yung mga hagdan ng subway nila. Ito, wala na masyadong tao dito. Konti lang kasi yung pumupunta dun sa... tawag dun? Sa memorial statues na yun. Siguro konti lang kasi yung nakakaalam. Nalaman ko lang yun sa Facebook. Nung in-unveil siya parang 5 years ago. Nung unang visit namin ni Chris dito, plan ko na talaga pumunta doon. Eh kaya lang nung araw na pupunta kami doon, umulan. So hindi na namin tinuloy. Tumambay na lang kami somewhere. Eh ngayon, maaram. Ganda yung weather. So push na. Kasi 2020 ko pa gusto pumunta doon. Video yung ko later pagdating namin doon. Ganda, oh. Sorry, naupo na ako. Hinihingal kasi ako. Konti na lang. Dito na kami sa loob ng university. Grabe ang init. 16 degrees. Pero mainit. Mainit kasi ng tirik ng araw. Ay, may napawis na ako. Pabukas na nga ako zipper ng jacket eh. Lapit na tayo. Parang kahit sino pwede pumasok dito. Walang guard. Kanan. Lapit na. Parang park. Yun, may upuan, no? Pahinga. Ayun na! Ay. Sa dulo pala siya. Oh. Na sila. Magkasama na sila. Oo, oh, naluluhan naman ako. Ay, literal, may teary eye ako ngayon. Uhuga ako, naiyak kasi ako. Pabalik na kami ng bus terminal. Kukunin na namin yung mga gamit namin. And then, doon na kami sa Narita Airport. Maghihintay or magpapalipas ng oras. So, mahaba-habang lipusan ng oras yun. Kasi 9 pa nga yung flight namin ng gabi. Yes po. Grabe. Nag-teary eye talaga ako doon kay Hachiko tsaka Professor Ueno. Ilang beses ko rin kasi talagang pinanood yung movie na yun. Gusto ko umiyak eh. Kaya parang ang saya sa feeling na makita silang magkasama. Di tulad doon sa Hachiko statue sa may Shibuya. Ang dami na kasing tao doon, crowded. Tapos doon, yun doon sa kanina, walang katao-tao. Parang isa lang na, yes, na tourist yung nandun. Ako, tsaka yung dumating na si ate. Nagpipicture-picture din siya doon.
So yun, puntahan niyo yun. Kung gusto-gusto niyo talaga yung movie na Hachiko, worth the haba ng lakad and paarang. Tapos na yung vacation namin. Yun na yung last stop namin dito sa Japan. Wow! May pa cherry blossoms bago umuwi. Tingnan niyo yung sahig, oh. Puro petals ng cherry blossoms. Mas marami yun kanina doon sa may University of Tokyo. Dito na kami sa Narita Airport. Mamaya pang 9 yung flight namin. Pero kanina pa kaming mga 3 or before 3 nandito. Para wala nang hassle. Alami tao, oh. Cebu Park kami, so yung boarding gate namin, ay boarding gate, yung counter namin sa R doon. Eh since maaga pa, hindi pa open. Sana mag-open na siya kahit mga 4 PM para mag-bag drop na namin. Kasi nag-online check-in naman na kami. Oy, good luck sa inyo! Wala lang. Feeling ko lang sports team sila. May barya pa ako dito. Ah! Bulog yung cover ng camera ko. May barya pa ako dito. So, gamitin na natin. May nakita akong snack dun eh. Pero mamaya na. May nakita akong tax-free counter. Tingnan natin. Ito yung flight namin. Nag-iisang Cebu Pacific. 9 o'clock. Manila. Ayan yung vendo. May pupunta ako dyan. Tawid muna ako dito. Kasi nga, merong tax-free shop. Tingnan natin kung anong meron. Walang tao dito. Pero pag nag-open na yung counters, naku! Naghahanap ako ng pwedeng kainin ni Erin eh. Tapos na kasi yung lifeline naming biskuit niya. Baka magwala na yung sa airport mamaya. Let's see. Titingin ako dito, wala naman akong dalang pera. Ito lang, 130. Uy, 98 lang oh. Doon sa vendo, 130. Buti na lang nagtingin ako. Bali, 105 yan siya. Chicha. KitKat. 198. Mas mura dito. Kesa sa... Parang mas mura nga kaysa donkey. Cosmetics tsaka kimi-kimi. Ito ata yung magandang eyeliner ba to? O eyeliner na nakikita ko to sa mga ano eh, vlog eh. 1,000 yen eh, may eyeliner pa ako, anin ko yan. So kung umuya, nahihila daw si Chris, baka nagugutom lang yun. Ano ba masarap dyan? Vanilla white, strawberry, or... chocolate lang. O cookie.
okay na matcha. 168. Ito na lang. Strawberry. 105 lang. Hello. Bango. Pagbukas pa lang oh, may strawberry na agad. Daming Pinoy dito. Balik na tayo man ang press. Tulog ang baby. Nailo ka, diba? Try mo kumain. Nakalagpas na kami sa immigration. Pag nag-check-in pala kayo, mas maganda kung mag-online check-in kayo. Mas mabilis. Kasi konti lang yung nag-online check-in. And then, be careful sa mga bigat ng hand carry nyo and ng luggages. Kasi kinikilo talaga nila kahit yung hand carry. Well, sa flight namin, ganun ginagawa. Kaya, ang daming commotion. Kasi hindi naman commotion na malala. Yung talagang nagbayad sila pag wala ng choice. Yung iba nakikisuyo pag may pumayag, edi swerte. Pag hindi pumayag, edi bayad talaga. And then, sa afternoon, i-scan mo yung boarding pass mo dun sa machine. Pag may dala kayong baby, boarding pass mo lang yung scan mo. And then, may mag-i-scan na staff para dun sa boarding pass mo, isa pang bit-bit mo. Tulad nun sa amin ni Erin, may nag-scan ng boarding pass niya. Then afternoon, custom, syempre, alis lahat ng metallic things. Alisin yung mga laptop and tablets, mga bagay hiwalay. Tapos no liquids. Then after that, immigration na mabilis lang. Meron doon nagtatanong kung resident ba ng Japan. Sabihin mo lang hindi. Pwede ka doon sa machine. Pero sa case kasi namin, may dala akong baby. Hindi pa pwede yung baby doon. So, doon kami mismo sa immigration na tao talaga. So, ngayon pupunta na kami sa boarding gate namin. Antong na to eh, oh, pero may energy pa. Erin! Ako may dala sa kanya ngayon. Kasi si Chris, dala niya lahat ng gamit namin. Ayun pala, sa amin tatlo, hindi kinilo yung bag namin. So, siguro, depende doon sa, nandun sa counter. Sa amin kasi, tiningnan lang. Oh, okay daw, okay. Tapos, kinilo lang yung luggages namin. Tapos na, kaya mabilis lang kami. Kapit na kami makauwi. Erin! Ano man sabi mo po? Erin! Dito daw kami mag-dinner si Yoshinoya. Sana masarap na. Kasi last time, hindi masarap yung Yoshinoya. Hindi nakaka-happy. Parang konti lang kasi yung kainan dito. So, no choice ka. Pero Yoshinoya ka lang talaga. Usual.